decent proposal. Hindi, dinaanan ko yun. Dinaanan ko yun. So, umabot ako sa point na tinatanggap ako kasi breadwinner ako. Masakit, di ba? Tinakbuhan pa, di ba? For 50,000 pesos, after 6, di ako binayaran. Oo, oh, nangyari sa akin. Wala, typical ano yung, alam may pager tayo ng pocket ko, tapos beeper. May nag-message lang sa akin na sobrang pet na pet daw niya ako. Nag-offer ng 50,000. At that time, I was like 19 years old. Tapos, alam yung Delta? Yung sa Pizza Hut ba yun? Dunkin' doon? Doon. Yeah. Doon ako kinita. Tapos, dumating siya. Ano ah. Hawig niya si, ano, eh, si Pepe Smith. Pero bakla. Ganun na siya katanda. Pero hawig niya si Pepe. Tapos, may dalang retaso. Hi. Nulat ako. Kasi ang kotse niya. Kaya pinauwi ko na yung driver ko kasi baka makilala ka. So siyempre, alam mo yung ganung ano, sabi niya, ah, sa'yo na lang ako sasabay. Hindi ko na yung ano, pera mo. So siyempre, wala ako. Kasi sa hotel tayo, sa bahay ko na lang, pagpapagin na lang ako sa Sampalok. Pagdating sa Sampalok, makita ko parang, okay na bilis. Bahay? Barong-barong. So pumasok kami sa Kisame, walang aircon. Bumaba ako, sabi ko sa Campto. Sabi ko lang, may kukunin lang ako sa kotse ko. Pagbaba ako, sinundan ako. So when I was about to open my car, kinilabit ako. 50,000. Dito na. Sa'yo. Dito na ako eh. Andito na ako, di ba? Sabi ko, sige. Kunin ko lang yung ano, yung sando ko. So pagdating sa kwarto, walang air. Tapos yung kama niya, banig. Banig, pero may papag. Parang dito nilagyan ng banig. Ang pinaka-worst part nun is yung may baso, tinanggal niya yung buong mifis. So, paano ka malilibugan doon? Diba? Paano mo tatakusin yung trabaho mo, di ba? So, ginawa ko nung mga oras. I was only about 19, ang bata ako na, ano ako, bakpa, di ba? So, sabi ko, oh, lahat ng crush ko noon, Albert Martinez, si Lloyd Sammartino, basta lahat. Inisip ko parang tigasan ako kasi, oh, paano ka tigil? Di ba parang, so, nung binag-blowjob niya ako, gusto niya, susuwing ko pa yung nipo niya. Oh my God! Ay, oh. Ang ginawa, kinuha ko na yung ulo niya. Sige, natuloy. Kaya matapos. Nung natapos na, sabi niya kung kaya ko pa ng isa. Hindi! Ay, winaram ako ng mami at daddy ko, ganyan. Sandali ah, kunin ko lang yung pera sa baba. Nawala na sa isip ko na sinabi niya na sa bag niya. So nung sinabi niya kukunin niya sa baba, napaniwala ako. Around 30 minutes, saka ako na-realize na, shit, scam. So bumaba ako, wala. May tao dun sa natutulog. Ginising ko pa, miss, mga katiwala yata. No? Sila na niyo yung baklan na nakatira dito? Hindi ko na call name eh. Tapos sabi niya, Uy, ginising ako, si George na. Tumakbo na ako. Since then, sabi ko sa sarili ko, hindi ako papatol for money. Papatol ako kung gusto ko. Not for money. Kasi, ang sakit ng maloko ko nang yan. Kaya, alam mo, naniwala ko yung mga sinasaksak na bading. Oo, totoo. Kasi siguro papangakuan nila. Meron ko nakakwentuhan ganyan. Waiter siya, tapos sabi niya doon sa bading, lagi ka dito, type mo ako, sabi ng waiter, anong customer? Eh, naka-long sleeve. Kasi mga bading, akala ko pag naka-long sleeve, mayaman mo. Oh, type kita. Magkano? Mga call center agent lang pala, mga tangin na niya. So, magkano? Tapos sabi nung ano, actually ex ko to eh, yung sinabi niya. Kaya ako pinito sa kanya yung nangyari sa akin ng 50,000, dahil sa kanya, for 10,000, naloko siya. Oh, yun nga, sabi, magkano gusto mo? Eh, kailangan ng mama ko sa provision ng 10,000. So sabi ng bakla, ano yung ginto? Ano yung ginto? Ano, take it or leave it ako. Matalino yung bakla. Sige, call. Pero lahat gagawin mo, ha? Performance level ka. So, ginawa. Ano yan? Samahan mo ako sa ATM, mag-withdraw. Pagka sa ATM, si yung extra nasa labas na nakaganon, pag-withdraw, tinapunan, emulan, tinapunan daw siya ng
ng 500 pesos na tingin 100. So, akala niya ang dami. Ang tendency niya, pulutin. Takbo na yung bakla. Wala. Pero at least siya may 500. Ako, wala. So, ginawa lahat. So, ako, alam ko yan. Kaya, makaka- yung hirap ng buhay ngayon talagang kumakapit ka sa patay. Meron tayong sinasabi daw na sa showbiz daw, walang artist ng lalaki o babae na hindi dumadaan sa ganyan. Totoo ba? Naniniwala kayo na kapag lalaki, dadaan sa bakla. Kapag babae, dadaan sa D.O.M. Tomboy. Oh. So, totoo ba talaga? Ako yun ang gusto kumahin ko. Nangyayari. Nalalahat ba? Lalahatin ba na ako? Nangyayari ng mga depressed. Kaya yung movie na Joe Ed, yung gagawin ni Derek Joel, yung life story ko, nandun lahat. Nandun lahat. Pasintabi sa mga gusto mag-artista o mga nag-artista, yung kikwento ko lang, yung nangyayari sa akin. Oh, so, pero nandun lahat. So, ang daming makaka-relate. Oo, oh, marami bubuking. Kung mahulaan nyo yung mga nakasex mo artista, yun. Pero no, it's a realization. Ako kaya ako to share because of me being a born again man. Yun. Actually, itong anak na Masha, it's just a story. But, tinatanong ko yung sarili ko kung kasi di ba sabi nyo, probitan, tomorrow and what, mga sex scene. Hindi naman. I want true stories. I want to share na yung dapat yung movie may realization na. If I'm trying to change one person's, ako, yun yung ginagawa ko lagi sa lahat. If I can change one person's life, hindi na natin dapat, o huwag mo nahintayin si Lord na mag-change dyan sa taong yan. Kasi may nalig ako kay Joel Austin eh. How do you make God happy? By making or by helping other people. So, kung kaya mo naman, like ako, kailangan ko $100 million, ikaw, $10,000 lang. Huwag mo lang hintayin si Lord na magbigay sa kanya ng $10,000. Ako na. Ako na naging channel. Ako na. Oh, ako na yung channel. Kasi, channel. Oh, kasi, ano diba, yun eh. That's why Godfather. Wala pa. Yung life story ko ni Joel, si Wendell Ramos ang Buddha. Yung young Joe Ed si Charles. Yung naloko ng matandaan ang ano, yung si Charles ang gaga na. Kasi 19 lang. Oo. So yung Charles ang gaganap ng mga pangit na sex. Si Wendell yung puro guwapo. Kasi sa Amerika ang yayaman ng mga artista. Ba't dito sa atin hindi? Oo, yung mga producer nun. Ay, yung mga producer nito, yayaman. Mga artista. Wala. Tapos babayaran sila, post-dated. Parang tanga. Oo. Tapos, post-dated, i-ean ba yung i-re-discount? O, nung nawalan pa ng ilang percent, eh yung manager, yung agent, kukuha pa ng percent. Magkano na natira dun sa artista? Oh, yeah. Na, oh, na kaya ako kumapit sa patay, pumapatos. Well, aside from the fact noon, nung breadwinner ako, kailangan. Pero nung medyo umangat na, ay hindi, nakikipag-sex ako dahil gusto ko. So, na-rape ako sa loob ng gym. Kasi, landi-landi ko. Diba? Dahil sa steam room, kala ko, isa lang siya doon. Yung pala, dahil sa usok, di ko nakita, lima pala yun nandun. Eh, pinagplanuhan na pala ako dahil parang nag-uusap sila na si George, gantong araw nagpupunta rito. So, ayun. Ayoko yun kasi pakiramdam ko, ano, baboy na baboy ako. Pero comedy pa rin yun. May comedy yung buhay ko. Like, nung nagsushower na ako, yung ginagaya ko yung artisan yung kinukuskos kasi laway na laway. Para akong tanga. Pero hindi ko na-enjoy yun. So, tsaka ano, thankful ako na despite of all those, hindi ako nagkasakit. Yun lang. Kaya remember, every time I talk to God, ang sinasabi niya, oo, may consequence yan. Oo. So, pag ikaw, nagkasakit. Yeah. So, thankful ako na. Oh, thank you, Lord. Yun, gusto mo talaga matulang, bayi ba o straight? Ba? Ikaw, may lilo ka lang. Ano?
Kasi di ba pumato sa reporte nung ano, di ba, nung 16 years old, si Romel, tinanay ako masahihin. Eh, hindi naman tinuloy, nanginginig eh. Nanginginig yung kamay eh, nahihiya eh. So, nung time na yun, mandun na eh. Mandun na siya eh. Kaya di ba nung press con, sabi niya, hinayang-hinayang siya. Sabi ko, eh, ikaw eh. Yung... No? nung isang reporter na naka-divergenize sa akin, galing gumawa ng paraan, di ba? Sa Roper Studio. Change. Bigang ginano na yung brief ko. And nabitin siya, so tinuloy niya sa motel. Doon ako na-divergenize. Kinak niya ako. At that time, hindi ko alam yun eh. Oo, siya naka-divergenize sa akin. I was only 16. Grabe. Tapos, okay, yung isa namang executive ng network. Alam mo yung ano, pati ako si Boy. Okay na sana natikman mo ako. Pero yung ipasa mo pa ako sa kanya. Tapos wala kang choice. Kasi, ano eh, enjoy it. Huwag ka muna uwi. Kasi, meron tayo din kakausapin. Siyempre, kaibigan mo eh. Tumili ka business partner mo eh. So, ayun. So, kailangan din ako. Exploited talaga eh. Pero meron din naman na, yun nga, hung actor, Tall, Dark, and Handsome, nag-guest sa That's Entertainment, hindi-interview ko. Siyempre, kilig na kilig ako. Kasi ano, guwapo. Tsaka crush ko eh. And then I was like, what? 17, 18 din. So, maloy ko bombading for si Lahis, di ba? So, nung usong-uso nun yung ano, yung magsashake us, tapos gano'n, yung next time. Oo, so, ginunun ako. So, oo, nag-shoot ka si crush ko eh. Parang, hindi ko naman, hindi naman niya alam na bading ako. Pero yun pala, type niya ako. So, yun. That, ako? Hindi niya alam. Parang hindi niyo alam. Parang hindi. Hindi! Hindi, pero crush ko. But since nung sa dressing room, binigyan niya yung ano niya, pager niya. Pager. Tapos yun, niyari niya ako dun sa... yun, gusto ko yun. Sa ano, Grand Boulevard Hotel. No, binigyan naman niya ako sa hotel. Yeah. I remember there's one pagtasya ng bayan, sobrang sikat na sexy star, weirdos ko sa Japan, gusto niya akong gawing lalaki, nilibog na libog ko sa akin sa Disneyland, dahil nililibli kay Marcus sa Disneyland, pumasok kami sa haunted, yung haunted house na may train, buto dinakma yung galit ako. Sabi ko, the next time gawin, hindi kita babayaran. Buti hindi na ginawa. Basta, malalabas din yun sa movie. Kasi yung isa, ano, sexy star siya. Ayun, susuhin ko raw. Hala? Takbo talaga ako. Nasa talaga zero ka sa... Zero. Zero. Then, karamihan doon,